liners, we don't really recommend using panty liners, no, on a daily basis. Kasi, we normally have minimal discharges, no? Yung discharges na yon, usually wala siyang smell, no? Tapos kapag nag-panty liner ka, naiipon siya doon. So if it's warm, moist, that's a good breeding ground for bacteria. So pag may na tumubong bacteria doon sa panty liner mo, pwede siyang pumasok, no? Either vaginal or sa urethra, pwede siyang maging vaginal infection or UTI. So it really does increase your risk for UTI. So hindi siya recommended unless talagang you have menstruation, no? Pagdating naman sa feminine products, we don't really prescribe any specific feminine wash, no? You can just use soap and water, no? That's it, no? Kahit yung usual na ginagamit mo na panligo. There are certain feminine washes na colored or sobra ang scent, no? These strong chemicals sometimes kill all the natural bacteria or flora, no? Dun sa vagina or dun sa may daanan ng urethra. So instead of doing good, no? Kasi feeling ng iba ang bango-bango, instead of doing good, parang it does more harm, no? Kasi may natural protection tayo eh. So pag you eradicate all that natural protection using very strong products, nababawasan yung immunity natin, no? So if you're used to a certain product already and it doesn't cause naman UTI, you may, no? Pero may iba na very sensitive. If they use very strong products, mas lalo silang nai-irritate, nagkaka-UTI. Yung pag-inom naman ng buko juice, no? Kasi marami akong nakikita pag nag-UTI sila, ang sinasabi ng iba is buko juice daw is also helpful for them para makarecover dun sa UTI. So paano po yun, yung buko juice na yun, aside from water, on top of water na kailangan nilang inumin? Okay, so the mainstay is hydration pa rin, ano? So the more fluids you take, the better. So, buko juice is a natural juice, wala siyang sugar, so pwede. So, yung mga sinasabi nila na buko juice, cranberry juice, sambong, ginger, yan, okay lang yon. Pero less sugar or no sugar at all, the better. Kasi sugar din is parang risk, no, for UTI. So, kung mataas ang sugar mo, tapos mataas ang sugar sa urine, ano din yon, it will encourage bacterial growth. So, natural fruit juices with no sugar is good. And aside po dun sa hydration that you've mentioned a while ago, no, yung mga para maganda yung daloy ng pag-ihi ng isang babae, I've seen several articles also saying na after washing, ang pagpunas daw po should be front to back instead of back to front. Kasi yung dumi, maaring bacteria na nandoon sa anal area would come from your vagina. Tama po ba yun? Yes, that's correct, no? So, pagka nag-wash na sa likod, dapat hindi na babalik sa harapan. Isa sa mga common bacteria na na-isolate sa mga taong may UTI is E. coli. Ang E. coli, common siya sa dumi. So kapag naghugas na from back to front, nakokontaminate, pumapasok sa daanan ng ihi, nagiging UTI, no? Common siya sa mga bata, no? So dapat yun, parang from the onset maging habit sa atin, ano, to wash from front to back talaga. Doon sa mga bata, soaking with water kapag meron silang, aside from antibiotic na binibigay po, soaking from na merong parang mataas yung pH level ng water, is that okay also? Depende, no? Kasi halimbawa, nagbabad, no? Tapos merong basin of water, tapos hindi malinis yung basin, baka maging mas prone pa sila. Kasi syempre, nakasoak ka sa water, so that water is in touch with your genital area, no? So, I don't think it really does any benefit, no? Tapos, if not properly done, baka mas maging source pa ng infection, no? Same thing with yung mga nagpapa-steam,
no? Hindi din, yun, wala din siyang talagang... Yun, I was gonna ask that, Doc, vaginal steaming. Is that okay? Uso-uso yan. Ang dami mga spa na nag-o-offer niyan ngayon. Oo, well, aside from risk for burns, wala talaga siyang nakikitang, walang proven benefits, no? Mm-hmm. Dati kasi ginagawa yan sa mga bagong panganak, no? Kasi they say the warmth, yung improved healing, no? Hastens healing. Pero sa UTI, wala naman siya talagang benefit